corazón a mí, nang gracia mo'y kamtin. O Kristo'y tinggin aming panalangin. Laging ang kinin ang puso namin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kailingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway paging dapating madaluyan ng nag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami,
pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanya at ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ika-sanlibong sanlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa kanya. Hindi makaliligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya, sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginoo'y papurihan, purihan mo kaluluwa. Ang pangalang niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginoo'y humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahanga-hangang gaway nasaksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang tao nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin
sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanan sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpahayag sa atin na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin na pinanaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy na umibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan. Kaamuan ko'y tularan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong naparating mapahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y papahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Madalas po natin naririnig sa mga panahon ngayon ang salitang bitaw at takbo. Bumitaw pag nahihirapan, tumakbo palayo. Ito po ang lagi nating naririnig. Kaya ho, marami po sa atin, pag nahihirapan, bumibitaw. Pag nakakaramdam ng discomfort, umaayaw. Maganda po no sa ating ebanghelyo at sa pagdiriwang po natin ng kapistahan po ng kamahal-mahalang puso ni Jesus ay tinuturuan tayo. Kung titignan natin ang itsura at larawan ng Sacred Heart,
makikita po natin hindi isang puso na buo. Hindi natin makikita ang isang puso na maganda ang itsura, kumikinang. Pero nakikita natin ang isang puso na may koronang tinik at may sugat. At minsan ganun po ang taong nagmamahal. Ang taong marunong magmahal, kahit may discomfort na naramdaman, hindi ho umaayaw, hindi ho sumusuko. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at sumunod at tularan at mag-aral kayo sa akin. Ang ipinapasan ko sa inyo, hindi, imposibleng hindi kaya yan. Kasi kung kasama natin ang Diyos, walang mabigat. Kung kasama natin ang Diyos, kahit mahirap, alam natin kakayanin natin. Kung kasama natin ang Diyos, kahit na minsan gusto mo nang bumitaw, pero si Jesus ang nagtuturo sa atin na sa tao nagmamahal, hindi bumibitaw. Pero ang tao nagmamahal, nag-i-endure hanggang dulo. At siguro yun ho yung maganda nating pansinin. A person who loves is a person who endures until the end. Kaya nga, di ba, sinabi ho ni San Pablo sa unang sulat sa mga taga-Korinto, love endures all things. Kaya ho, kung titignan natin ang larawan at imahe ho ng mahal na pong Jesus Nazareno, nakikita natin ang larawan at mukha ng isa taong hindi masaya, nahihirapan, nagpapasan ng krus. Pero sa kabila ng hirap at pagpapasan at pagbibit-bit ng krus, kahit na ho ang isang paa ay nakadapa na, sumuko ba? Umayaw ba? Hindi. His love for us endured until the end. Kaya ho, sa tao nagmamahal, he can endure all things. At yan po ang tinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa pagmamahal. Huwag po kayo maniwala sa kung ano ang naririnig, kung ano-anong nasasabi na naririnig natin. Tas tayo naman, oo naman ng oo, hindi natin tinitignan, eto ba ang turo at aral sa akin ng mahal na pong Jesus Nazareno? Yung mga naririnig ko sa paligid, sinasabi sa social media, eto ba ay ayon sa turo ng mahal na pong Jesus Nazareno? Kasi kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, ang sabi niya, mag-aral at matuto kayo sa akin. At si Jesus ho, hindi ho pinakita sa atin sa pamamagitan lamang ng salita ang larawan ng pagmamahal. Ipinakita niya sa pag-aalay ng sarili niya para sa atin ang mukha ng nagmamahal. Ang itsura ng pagmamahal ay ang pag-aalay niya ng buhay niya para sa atin. May sugat? Oo. May tinik? Oo. Pero sa kabila noon, ang puso na handang ialay ang sarili ay tunay na nagniningning. Ang puso na handang isakripisyo ang sarili para sa minamahal niya, yan po ang puso na nagniningning. Ang puso na sarili ang iniisip, ang puso na sariling kagustuhan lang ang iniintindi, yan ay malamig na puso. Diba? Ang taong may malamig na puso, sariling kapakanan, sariling kagustuhan lang
At pag hindi nasunod ang kanyang gusto, nagagalit. Malamig na puso ho yan. Ang puso na nag-aapoy at nagliliwanag ay ang puso na handang mag-alay para sa iba. Yan po ang pinakita ho sa ating aral at turo ng Poong Hesus Nazareno. Kaya po sa kapistahang ito ng kanyang kamahal-mahalang puso, ang paanyaya sa atin, matuto kayo sa akin, makinig kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin. At ang tutularan natin bilang mga deboto niya, ang tindi ng pagmamahal niya para sa atin. Sundin natin ang aral at turo ng mahal na Poong Hesus Nazareno. Siya ay maamo at mababa ang loob. Hindi puno ng sarili, hindi sarili lang ang iniisip, hindi sariling kagustuhan lang ang pinaiiral, pero marunong makinig, lalong-lalo na sa tinig ng Ama. Yan po ang larawan ng taong nagmamahal. Love endures until the end. Ang taong totoong nagmamahal, hindi ho sumusuko at tumatakbo. Ang tunay na nagmamahal, nananatili. At ang Diyos para sa atin, nanatili para sa atin at pinapaalala sa atin na sumunod sa Kanya bilang mga Kristiyano na marunong ding magmahal, mag-aral at makinig sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, makatatawag tayo sa ating Ama na may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Ang ating itugon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan, naway maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak, naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pagkikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo.
Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na inaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Mag-isipo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inakalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na magain ng sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad. Nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Tama rin naman ako. Sige na, bagay naman.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Ang tanging kong ngiling
puso ko'y iyong kupin. Kabanal-banal ang puso ni Jesus. Takbuhan ng mahina, tanggulan sa tukso. Karamay sa dusa at kapiling sa tuwa, tagapagdala ng sigla't pag-asa, bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy dugo mo tubig upang ang mundo'y linisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, loob ko'y maging loob ko rin ang tangi kong iling, puso ko'y iyong kupin. Bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy dugo mo tubig upang ang mundo'y tinisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, loob mo'y maging loob ko rin ang tangi kong iling, puso ko. Announcement, sa darating po na June 17, 2023, Sabado, bukas na po ito, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para po sa mga batang 0 hanggang 7 taong gulang. Handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. At sa mga naganais po na magpabinyag pa, ngayon po ang huling araw ng pagpapatala, Biyernes, June 16, 2023. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa records office ng parokya na matatagpuan po sa ground floor mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaaring hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn ng record stops para po sa mga detalye. Sa June 24 po, araw ng Sabado, dakilang kapistahan po ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras po ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad po ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 po ng tanghali na pamumunuan po ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo po ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na po sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa 4:00 ng hapon na iikot po sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 5:00 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito. At mga paalala po, pinaalalahan lang po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19, bagkos dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang tamang pagsusuot po ng face mask. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig
Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban. Sa pagsasalo sa pagmamahal mo, sa pakikinabang at sa aming pagkaakit sa iyong anak araw-araw, matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid na iyong, sa iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo lahat at dasalin po natin ang panalangin ng paghahandog ng sangkatauhan sa puso ni Jesus. O katamis-tamisang puso ni Jesus, mananakop ng sangkatauhan, masdan mo kaming nagpapatira pa ng buong pagkakumbabaan sa harap ng iyong dambana. Kami ay iyo at lagi naming ibig maging iyo. At upang mamuhay kami sa lalong mahigpit na pakikiisa sa iyo, kaming lahat at ng bawat isa sa amin ay naghahandog ng aming sarili ngayon. Sa kamahal-mahalan mong puso, marami ang nakasawi ang palad, ang hindi nakakilala sa iyo. Marami ang nakakapawalang halaga sa iyong mga utos at nagtatakwil sa iyo. O Jesus, kaawaan nawa kami ng iyong kamahal-mahalang puso. O Panginoon, maghari ka, hindi lamang sa mga tapat mong anak, kundi na rin sa mga alibugang lumayo na sa iyo. Sila'y pabalikin mong madali sa tahanan ng Ama, upang hindi sila mamatay sa gutom at karilitaan. Maghari ka sa mga taong humihiwalay sa iyo dahil sa kamalian at kasalanan. Ibalik mo sila sa katotohanan ng pagkakaisa ng pananampalataya. Kami ay upang sa madaling panahon ay makaisa sila sa iisang pananalig at sa pamamahala ng iisang pastol. Maghari ka sa mga nanatili pa hanggang ngayon sa kadiliman ng pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Marapatin mong maakit silang lahat sa liwanag ng iyong kaharian. Sa wakas, pagkalooban mo, O Panginoon, ang katatagan at matibay na pananampalataya ng iyong sambayanan. Igawad mo ang katahimikan at kaayusan sa lahat ng mga bansa at bayaang makabilang panig sa ng daigdig upang umalingaw-ngaw ang iisang tinig. Purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na bukal ng aming kaligtasan at sa Kanya'y aming karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin.